What's up mga kabatang? Isang magandang araw po sa ating lahat. At ang inyong kabatang ay andito naman sa isang malaking farm ng mga baka dito sa Calatagan. At kami ay mayroong kliyente na magpapatracking sa amin na bumili ng baka dito sa farm na ito. At ating titingnan ang mga klase ng mga baka dito. Inyong makikita ang mga magagandang baka dito. At bago ang lahat ay shout out niya sa samahan ng magbabaka dito sa Pilipinas, sa Bulacan, Nueva Vizcaya, Pangasinan, at sa iba pa na nag-accept sa akin sa grupo, samahan ng magbabaka ng Pilipinas. Dito po tayo sa ano, shoutout po sa inyong lahat. At ang farm na ito ay isang malaking farm ng bakahan dito sa Calatagan. At maraming baka nakakulong dito. Pwede po kayong bumili dito na gusto ninyong alagaan. Dito po kayo makakabili ng magagandang lahi ng mga baka, mga Brahman. Ayan, tayo po yung mag-iikot-ikot at nang makita natin ang mga klase ng baka dito para inyo pong makita. Dito po si ate ang isa sa mga katiwala dito sa farm. Napakatapang ni ate. Babae pero nag-aalaga ng baka. Ayan. Ate, pag dito nakakulong ang baka, ano ito? Mga pang walay? Ito naman ang lugar na kung saan ang baka ay dito nilalagay yung mga pangwalay. Ayan, ang gaganda mga kabatang, mga kabaka. Oh, ang gagaling kumain ng ilina. Wala nang dahon, ay talagang binabanatan pa. Ayan, dito po ang kanilang seksyon ng grupo ng mga pangwalay. At ito ay mga pambenta. Napakaganda ng facility nila, kanilang kulungan ng mga baka. Ayan ang mga layan to, mga Brahman. Ayan, ang gaganda bumili ng baka dito. Ang gaganda ng layan, mga Brahman. Pagkatatakaw, talagang ipapakain na, ipapakain ang kulang. Oh. Ang gaganda ng baka dito, quality talaga. Makikita sa mukha at saka sa katawan. Hinihintay namin yung aming kliyente. Tagalitagtag daw yung bumili ng baka dito. Ah, narito pala si Kuya. Ang hinihintay na lang namin yung may-ari. Ah, siyempre, ang mga baka dito may mga papel bago ilabas. Hinihintay lang namin ang may-ari. Taga sa kay Kuya. Alitagtag. Yung, kita nyo mga kabataan, dayo pa ang mga taga malalayo para bumili ng baka dito. Dahil ang mga baka dito talagang napakaganda ng lahi. Di bali na sa presyo mga kabataan. Talagang ganyan ang gusto bumili na ayop na maganda eh. May presyo man, talagang quality naman. Ikot pa tayo sa ibang lugar at maraming kulungan ng baka dito. Saan tayo pumunta? Mas maraming baka ang na... Ayan po, grupo ng mga baka dito. Ayan mga kabatang, bukod sa baka may baboy damo pa. Ayan ho. Ang daming anak.
Oo. Ang gaganda ng mga baka dito, mga kapatang, oh. Napakarami. Talagang walang hindi magugustuhan dito pagdating sa baka. Lahat quality. Ayan. Napakalaking farm nito, mga kabatang. At itong nakikita nating mga bakang ito, eh, kaunti pa to. Yung iba nasa kung saan lang diyang lawigan. Ayan. Ito mga tingin ko dito, mga pangwalay din to, eh. Mga patabain. At yung unang pinakita kong video sa inyo kanina na kung saan ay naroon yung mga pangwalay, yun na siguro yung mga pambenta. Medyo magaganda na yung katawan nila at matataba. Ganda ng baka. Ayaw lumakad. Aba ba ito, no? Si boss, walo daw ang kanyang alagang baka. Tagalitagtag kay boss. Tagalitagtag. Ayun, sila pala yung nakabili ng baka na dito sa Kalatagan. Dadali sa namin ngayon sa Alitagtag. Ayan. Ito naman yung aking kabayo. Narito na yung aming ba si sir, ano? May dala ng papay ng baka. Yun lang ang iniintay at kakarga na namin ng baka. At ayan, no, bago ibiyahe ang baka, tinutusukan muna para malagyan ng tali sa ilong. Ito pala yung nabili. Ang bait tusukan, ano, hindi pumalag. Hindi nag-wild. Malaki ang pangilong. Pasukin mo na mahaba ulit tilaos. Nawala ng tilos, eh. Malaki ang pangilong. Wala bang kandila dyan? At ang pagkaka-atras ko din sa jeep ay sagad sa din sa paipitan. At nilagyan ng bangko ang pagitan ng tulay. Wala kaming tulay, eh. Saka nilagyan ng sakong may pakain para ang baka hindi malaglag ang paa, hindi mapipilayan. Mas
dito, ganito dito kay. Yung pagkatunay, ang hirap eh, hindi mo pa eh. Ang hirap mo pa eh. Hindi namin yung dating namin dito sa ito. Parang yung isa na, yung ating isang araw. Ay, kaya naman ang lupit na sa... Talaga mong gulong dyan. Hindi mo lang malaki ng flies. Ay, lalong hindi magkakasya malaki pag malaki ng flies. Sering ay maliit eh. Dapat yung kuan yung long nose. May long nose ako. Teko, kuan mo long nose. Para madaling madukot. Malaki ang Yo. Yo, nakakuha na. Yo. So, nap. Yan na. Ito tayo. Ay, do na. Lumusot na ang lubid sa ilong. Pang ilong. Matagal na yan. Puro na yan, bago pa. Ang klase ng lobo dyan, nilagay sa ilong. Ano bang klaseng lobo dyan nilalagay sa pangilong na yan? Malambot ng pagkalubid na yan. Nailong. Yan, dapat eh. Ang ginagamit na lobo na panlagay sa pangilong ng baka, yung nylon. Ilaw. Malambot lang yun, hindi masyadong kailangan malambot lang ang lubid, nylon ang klase ang ginagamit sa pangilong. Itong naglalagay ng lubid sa baka talagang mga tauhan sila dito. At sana ay sila sa pag-handle ng hayop kung anong gagawin. Kailangan pagkakarga ay sagad ng puwit ng sasakyan din sa may paipitat ng baka hindi makatalon. Kakarga na po. Ay, pagkakabait naman pala ikarga eh. Dire-diretso eh. Iniuntog na ang kanyang ulo. Ay. Hindi na nag-wild sa sasakyan eh. Hindi pwedeng nakahiga yan sa biyahe. Kailangan niya katayo. At ang baka ho ay hindi pwede ibiyahe ng nakahiga at yan ay pwedeng mausugan. Kailangan siya ang posisyon niya nakatayo lang. Lalo na medyo malayo ang biyahe. Kailangan nakatayo ang posisyon niya sa biyahe. Siyempre, ang hayop ay ngayon lang napasakay ng sasakyan, nababaguhan. Naikarga na namin ang mga kabataan at kami lalarga na. Talaga, kuti ng kuti dyan. Salamat sa pagpayag mo mag-video. Sa ulitin po. Parang dumating na kami din sa destination ng pagdadala ng baka. Ayun. Pinasok na sa loob. Ay,
siyempre bagong tali siya. Mailap talaga. At sa garning mailap ay kailangan talagang diskarte. Tulad ni Manong, muntik na masuwag, hindi ko lang nakuhanan ng video. At ito na nga Sir Pedro Palacio Jr. Maraming salamat po sa inyo sa pagpapahulak sa amin, sa pagpayag ninyo na makapag-video ko sa inyong farm. Andito na nga ang inyong baka. Nakarating na dito sa aming destinasyon sa Alitagtag. At sa muli po Sir, maraming salamat po uli. Sir Pedro Palacio nga po ay anak ng aming butihing mayor na Oliver Palacio, mayor po namin sa Calatagan. Kumusta po Sir? Mabuhay po kayo. At sila po ang may pinakamagagandang baka rin na na farm sa Calatagan. Kaya kung kayo po ay naghahanap ng magandang klase ng baka, pwede rin po kayo sa kanila pumunta. Kita nyo naman sa aking video na talagang ang baka sa Palacio Farm ay talagang napakagaganda at quality.